sa mga viewers ko po dyan. Hello po. Ngayon po, samahan niyo po akong kumain dahil lunchtime na. Ngayon po ay ituturo ko po sa inyo kung paano ako nagbawas ng timbang. Tara, ikukwento ko sa inyo kung paano. Ay magkukwento tungkol sa aking pagdo-diet. Ngayon po, i-reveal ko po ang aking sikreto kung paano ako nakapagbawas ng 8 timbang in just 4 weeks. Wala po akong sinusunod ng mga guides kung paano magbawas ng timbang. Kundi, sariling sikap ko lang po. Dati po, tayong mga babae, tayo po ay napaka-conscious po natin sa sarili nating pangangatawan. Hindi lang naman siguro mga babae, pati din mga lalaki, di ba? Pag tumuntong na tayo ng 30, pataas, medyo pahirapan na ng pagbawas ng timbang. Totoo po yan. Dahil noong una, nung ako ay mga 20s pa lang, naisip ko, pag may nakikita akong nagda-diet, para yung, ako yung nahihirapan sa kanila kasi, ba't ganun? Parang pinapahirapan yung sarili nyo, ayon yung kumain. Nung mga kabataan ko pa, ang bilis kong kumain, hindi man lang nadagdagan yung timbang. Ngayon, alam ko na. Dahil, since pataas na ang edad ko, dahil tayong lahat papunta doon, dahil lusog magpabawas ng timbang sa tinuod lang. Pero, na ako'y idea, sariling sikap kung paano ko mabawasan ang aking timbang na hindi ako nilalagay sa delikado ang sarili ko. Which is, sikreto ko po ay tadaaang! Puro gulay. May karne. White meat lang po ang gusto ko. Gusto ko white meat lang. Chicken breast, isda. Yun lang ang sa akin. Itlog. Yun. Yun na yung pinaka-protein ko. Una, ang ginawa ko nung ako'y nagbawas, gusto ko magbawas ng timbang. Sabi ko sa sarili ko, parang lumulubo na yung katawan ko, pati yung mukha ko. Which is ngayon nga, medyo kumunti na. Pero, it helps a lot. Really, guys, maniwala kayo sa akin. Pag gusto nyo magbawas ng timbang, ito lang ang gagawin nyo. Believe me, within 4 weeks, babagsak ang timbang nyo. Ang ginawa ko lang po, laga lang ng gulay. May goal ka. Ang goal mo sa sarili mo, pag nagbawas ka ng timbang, syempre, ang goal mo is magbawas. Di ba? Ang unang ginawa ko, gumawa ako ng listahan. Sabi ko,
Tiningnan ko ang sarili ko sa timbangan kung gaano ako kabigat at hanggang ilang kilo ang gusto kong ibawas. 3 weeks ago, nagpunta ako sa doktor ko, family doctor. Sabi ko, kasi parang feel ko sa katawan ko ang bigat-bigat. Sabi niya, ang bigat daw ng tao is nagdepende sa height natin. So, kumbaga sa akin, ang height ko lang is 1.54. So, 8 meter, 1 meter 54. Ganun. Sabi ng doktor, tinanong ko siya, Dok, ano ba talaga ang healthy na timbang para sa height ko? Ang sabi niya, 59. Yun ang pinaka-healthy. Sabi ko, my God, ang lampas-lampas ko. Umabot ako, imagine, almost 68 kilos. Imagine po ha, 68 kilos. By that time, naisip ko, since kakaumpisa ko pa lang ng mag-diet, sabi ko sa sarili ko, why not ituloy-tuloy natin? Dahil yun talaga ang gusto ko. Ang ginawa ko lang, sariling sikap. Sa umaga pagising, umiinom ako ng maligamgam na tubig na may slice na lemon. At ang kinakain ko po ay whole grain crackers. Yun lang po. Pagkatapos, more water. Alam nyo guys, ang gutom kasi is between your ears lang. Yun ang ninalagay ko sa isip ko. Pag nagutom ako, nagka-crave ako ng rice, sabi ko, gusto kong kumain ng rice na may adobong manok, na may ganun, na mga ganyan, mga spicing karne. Dina-divert ko ang sarili ko sa gulay. Napipigilan mo rin naman eh. Dahil nasa isip lang po yung gusto ko yan. Nasa isip lang po talaga yan. Mapipigilan mo. Promise. Ang ginawa ko, ito lang po talaga ang kinakain ko almost every day. Kung nakikita nyo po ako sa video na may mga nagmumukbang kami ng asawa ko, yun ay once in a week lang po ako nagaganyan dahil naawa ako sa asawa ko kasi parang nadadamay siya sa pagda-diet ko eh. So ngayon, ang ginagawa ko, gulay lang. Gulay, first goal natin, magbawas ng timbang from 68 to 59. Kilos, which is ang sabi ng doktor, 59 kilos is the healthiest timbang para sa height ko. Ngayon, goal ko yon. Unang ginawa ko, nagda-diet, nag-i-exercise, bawas sa fats, salt, at sugar. Yun po talaga, hindi naman talaga ako actually mahilig sa mga matatamis. Pero, dito ako sa salt. Lahat ng luto ko, ang dami kong ginagamit na kung ano-anong mga pansahog. Mahilig akong maggamit ng patis, soya, at saka asin. So, ang ginawa ko, in the first whole week, ganito lang. Mahirap sa umpisa, pero makikita mo ang resulta. Ang ginawa ko lang, ganito. Simple. Kasi it's for your own good naman talaga yung pagiging conscious mo sa sarili mo. Binabawasan mo yung mga pagkaing nakakadulot ng masama sa kalusugan mo. At unang-una, ikaw rin lang naman ang mahihirapan.
Pagkain andyan lang yan eh. Nakakain mo anytime. Pero yung health na ang pag-uusapan, talagang kailangan mong i-maintain yung sarili mo, lalo na sa panahon natin ngayon. Delikado. Iwasan niyo po ang maaalat. Huwag po kayo kumain ng junk food within 1 month. I-challenge niyo ang sarili niyo. Dahil ang pagda-diet ay isang challenge. Para mapatunayan mo sa sarili mo na kaya kong magbawas. Ayaw kong magkasakit. I have to lose weight. Yun lang ang goal ko. Ayaw kong magkasakit. So, ang ginagawa ko lang is kumakain po ako ng ganito lang. Yun na yung pinaka lunch ko. Minsan sa dinner, ganito din. Pwede rin naman kayong kumain ng kanin, pero kunting-kunti lang. Sa mga mag-uumpisa pa lang, kung hindi nyo kayang biglain, gawin nyo kalahating sandok ng kanin. Madali lang po talaga ang pagda-diet kung gugustuhin ninyo maging healthy. Madaling-madali lang. Kain ng mga ganitong gulay. Vitamin C, which is pinaka-importante sa panahon ngayon. Yun lang. At ang pinakamaganda pa po nito, since gumagawa ako ng ganito, kumakain ako ng ganito every day, almost breakfast, lunch, dinner, from 68 kilos, bumaba po ang timbang ko ng 61.8. Kakatimbang ko lang kanina. So, ilang kilo na lang ang kailangan kong ibawas? Almost 3 kilos. O, diba? Maniwala kayo sa akin, effective po siya. Super effective. Kaya guys, kung gusto nyo maging healthy, kumain lang ng gulay. Gulay lang po ang sagot sa pagda-diet. Iwasan ang maalat, iwasan ang mga fatty food, junk food, iwasan ang matatamis. Yung mga mahihilig sa lemonade dyan, iwas-iwasan po muna natin. Yan lang po ang tip ko sa inyo. Magbawas ng timbang, panatilihing healthy, dahil malayo tayo sa pamilya natin, lalo na sa mga OFW dyan. Ganito lang po. Pag may goal, may mangyayari. Diba? Masarap po siya. Promise. Pag nasanay na kayo, masarap siya. Promise. Ingat po tayong lahat. Sa susunod ulit, ito po si Mama Ems, ang babaeng may goal. Bye-bye!